Yung moridad mo. Nasaan na? Kapapanood mo ng Rafi Tulfo in action at kay Rafi Tulfo, ganyan na. Pare-pareho na kayo. Tapos kayo pa yung santo-santo. O, panoorin ulit natin ito, mga kabatas natin. Syempre. Okay. O, dito makikita natin ha, na naglalabas po ng kanyang saloobin ito pong si Attorney Libayan. At ayon sa kanyang obserbasyon, ang Rafi Tulfo in action, hindi maganda ang galawan sa comment sections. At sinasabi niya rin na ito pong Rafi Tulfo in action, nahahawa na nito yung mga manunood nito. Kung ano man ang namamagitan sa pagitan ng dalawa, hindi po natin alam yan. Pero hindi naman maikakaila na talagang critical itong si Attorney Libayan kay Rafi Tulfo. Matagal na po ito. Kung hindi tayo nagkakamali, kung gaano kabilis lumaki yung channel po ni Attorney Libayan, ganun na din po katagal yung kanilang palitan sa pagitan po ng dalawang panig. Damay na nga rin po dyan, pati yung kapatid nitong sina Rafi Tulfo, si Ben Tulfo. I do not know kung nakisawsaw po rito si Senator, si Congressman Erwin Tulfo. I hope hindi niya sawsawan. Pero sinawsawan na po iyan ni Ben Tulfo. Bakit ba nangyayari ito? Kasi itong si Attorney Libayan, ang paniniwala po nito, ayaw po nito sa mga poverty porn video. Hindi lang naman si Senator Rafi Tulfo ang kanyang kineriticize sa kanyang mga live streaming. Napakaraming content creator ang pinuna nito pong si Attorney Libayan. Sa punto na kapag tumutulong ka, dapat hindi mo ine-exploit yung taong tinutulungan mo. At ganon, every now and then ang nangyayari sa programa nitong si Senator Rafi Tulfo. Yung Rafi Tulfo in action. Sa bawat programa po nito, nakakatulong, totoo naman po iyon, pero na-exploit po yung pagkatao ng mga taong tinutulungan nila. Mag-aaway ang mag-asawa, merong away sa pagitan sa komunidad, ng mga miyembro sa komunidad, aharap sa kanila, mapapahiya ang isang panig, tutulungan nila. Sa huli naman, napagkakakitaan yung mga taong tinutulungan. Yun yung parang nakikita kong punot dulo eh, ng mga pag-criticize nitong si Libayan, Attorney Libayan, kay Senator Rafi Tulfo. Hanggang sa si Senator Rafi Tulfo ay hindi na rin nakapagpigil. Sinampahan niya ng kasong paglabag sa copyright ito pong si Attorney Libayan. Dahil nga nagpe-play siya ng mga video dito po sa YouTube ni Attorney Libayan na gamit po yung mga video sa Rafi Tulfo in action. I do not know kung ano na yung nangyari sa kanilang labanan sa korte. Hanggang sa dumating din ang punto na ito pong si Attorney Libayan ang naging abogado ng dating asawa nitong si Attorney, nitong si Senator Rafi Tulfo, kung saan sila po ay nagsampa ng kasong diskwalipikasyon kay Senator Rafi Tulfo, pero natalo po sina Attorney Libayan. Ayon sa COMELEC, wala na silang jurisdiction sa kaso kasi tapos na po ang halalan at naihalal na nga po ng taong bayan si Senator Rafi Tulfo. Patuloy pong nagkaroon ng pag-criticize itong si patuloy sa pag-criticize si Attorney Libayan sa mga programa at mga pananalita nitong si Senator Rafi Tulfo. At hindi 'yon mapigilan na ipagtanggol ng mga tagahanga naman ni Senator Rafi Tulfo. Hanggang sa malungkot na pangyayari, sinawsawan na rin yata nitong si Senator Rafi Tulfo yung mga hinaing o reklamo o kung anumang mga pananalita ng mga tagahanga niya laban dito kay Attorney Libayan. O ituloy po natin ang panonood dito po sa live streaming na ito ni Attorney Libayan. Pero we can't get enough of it. Kasi nga, hanggat hindi nila inibilit dito, let's watch it. Oh, itong death threat niya, mga kapatid natin. Ano ba yung death threat? May iyak na naman dito ulit, ha? May iyak na naman nakikita po. Sino? May mang...
Wala akong ano audio. Yeah. Okay. Nasa programa si Senator Rapi Tulfo, may iiyak na naman. Sino kaya yung tinutukoy niya? Nasaan ba yung link nito? Sandali, forward natin. Live chat replay. Yeah. O bakit merong Marshall forward itong natin. Si Banat Bay? Video dito. Galit na naman, manggigigil na naman. Hindi lang. Kaya muna send. Hindi, mas gusto ko eh, pag habang nagagalit. Natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang misa. Ito, ito. Ana, sagot ko kay Remus. Kakalimut! Pero eh. Ito ni William Mott, ha? Hindi ko makita yung... Ikaw, spa. Natutuwa ako dahil makikita mo yung parang misakit na eh. Hmm. Totoo yun. Mas maganda na, tuwang-tuwa ko habang gigil. Ay, basta't may... Tuwang-tuwa ka pala, ba't gusto mo ako mamatay? Marami ka na makakampis. Baka balang isang araw. Tumaob na lang. O ngayon, siyempre, bias kasi. Ang pinapanood po natin, ito pong programa ni Attorney Bayan. Siyempre, ipagtatanggol niya ang kanyang sarili. Kaya mag-switch po tayo sa isang vlogger na abogado na si Attorney Clear Castro. Tingnan po natin kung ano yung pahayag niya rito. Pakinggan po natin ang vlog dito nitong si Attorney Clear Castro. Share this tab instead. Okay, pakinggan po natin. Yan. Batas ito tayo. Na mayroon yung death threat or death wish si Senator Rapi Tulfo kaya tayo ni Bayan. Pinagsimulan kasi nito ay yung programa nila sa RTIA kung saan nandoon si Attorney Villamor. Forward natin mga ton. Forward natin. Ay nagkakaroon ng... Natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Idinoktong pa ni Senator Rapi Tulfo na may manggagalaiti na naman. Sino? May manggagalaiti na naman, manggigigil na naman. At alam ni Attorney Villamor kung sino yung pinatutukoy lang ito ni Senator Rapi Tulfo. Kaya nga parang pabilos na din. Sino yan? Nanggagalaiti, gigil na naman. Eh, marami nakakaalam na kung paano ba mag-discuss itong si Attorney Libayan, may gigil talaga. Minsan ay yeah, muna sen. Hindi, mas gusto ko eh, pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda na, tuntuwa ko habang gigil. Ay, basta't may mga sabi ko, marami ka na makakampis. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Aba? Dito kasi sa kanilang usap. Okay, tingin ko, yun yung, ito yung pinakapunto, ano, ng concern ni Attorney Libayan. Yung mga pahayag na yan itong si Senator Rapi Tulfo. Kayo ngayon ang humusga mga tol. Tama ba sa isang senador ang mga ganyang kataga sa harapan po ng publiko? Paki-comment nyo nga kung tama po yun. Tingnan nga natin yung mismong Rapi Tulfo in action. Kasi putol-putol eh. Hanapin natin yung video na yan kung saan, saan ba ang video yan? Ang problema kasi, pagka ginamit natin tong video ni Senator Rapi Tulfo, nang kaka-copyright strike sila. Hindi sila katulad natin na okay lang gamitin ng kahit sino yung video po natin. Sa kanila, hindi. Ika-copyright strike. Ibig sabihin, madamot. Anyway, punta tayo, hanapin natin yon. Saan ba banda yon? No? Hanapin nga natin yung Rapi Tulfo death wish kay Attorney Libayan. Meron ba kayong link noon? Ito, one day ago. Tingnan niya natin. Tingnan niya natin dito.
kung meron sila. Anyway, hindi ko makita. Ito na lang yung opinion ko dito. Ano? Ganito yan para sa akin. Nakikisawsaw lang tayo rito sa issue na ito sa pagitan ni Atty. Libayan at saka ni Senator Rapid Tulfo. Ang paghahangad po ng kamatayan sa kapwa, hindi po yun tama. Simula po nung pumasok ako sa politika, hindi ko na mabilang ang nag-death wish sa akin ng mga panatiko, ng mga Duterte, ni Bantag, at saka ni Tebes. Even, ito pong mga ilang supporter ni Senator Rapi Tulfo. Makailang beses po nila akong pinagbantaan na papatayin ako, iwi-wish ang aking pamilya ng hindi maganda, to the extent na pati ang mga anak ko, iwi-wish nila na mag-aasa ng mga adi. Hindi po yun tama. At siguro naman, except dito kay Senator Rapi Tulfo, kasi siya ang nagsasabi ng death wish na yan eh. Siguro naman, yung ibang mga hinahangaan ninyo, hindi iisipin yon kung ganun sila kabuting tao. Pero alam nyo mga tol, ang pananalangin po sa kapwa ninyo ng hindi maganda, huwag nyo pong gagawin. Hindi yan tama. Ngayon, bilang isang public official, sa katauhan ni Senator Rapi Tulfo, eh hindi siguro tama ito pong aksyon niya at pananalita niya sa harapan ng publiko. Ano ba? Hindi ako bata, hindi ako abogado. Pero ano ba ang sinasabi po ng ating Code of Conduct and Ethical Standard para sa isang public official? Sa Republic Act 6713. Ano ang sinasabi po dito? Ito ang pamantayan eh, na ang aksyon at pananalita po ng isang public official ay dapat naaayon po sa umiiral na mga batas, sa moralidad, at mga pamantayang tama at dapat sa isang tao. Sabi dito, Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Si Senator Rapi Tulfo ay public official. Si Atty. Libayan, pribadong individual. Si Atty. Libayan, meron din naman sinusunod yan na Code of Conduct bilang isang abogado. At tingin ko, alam niya na hindi siya pwedeng magsalita ng mga hindi maganda para sa kanyang kapwa dahil malalabag po nito ang kanilang Code of Conduct and Ethical Standard bilang isang abogado. Ganon din naman po itong si Senator Rapi Tulfo. Norms of Conduct and Public Officials and Employees. Nakalagay po yan sa Section 4. Commitment to Public Interest, Professionalism, Justness and Sincerity, Political Neutrality, Responsiveness to the Public, Nationalism and Patriotism, Commitment to Democracy, Simple Living. O yan po ah, Section 4 po yan. Hindi na natin iisa-isahin. Pero kung ang pagbabasihan po natin ang buhay at pananalita ni Senator Rapi Tulfo, eh mukhang sumasablay po siya sa pagkakataong iyan. Kasi bakit? Yung pagsasalita niya ng mga katagang ito kay Atty. Libayan, hindi po yun nararapat para sa isang senador. Ngayon, ibabalik ninyo, bakit? Nararapat ba ang mga sinasabi ni Atty. Libayan? Tandaan natin, pribadong individual si Atty. Libayan. At ine-exercise niya ang kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Kung nasasaktan kayo dahil sinasabi ni Atty. Libayan ang katotohanan sa iniidolo ninyo na si Senator Rapi Tulfo, ipagtanggol nyo ito sa kaparaanan na nararapat
hindi yung pagbabantaan ninyo yung tao. Ganyan na ba ang nangyayari sa kasalukuyan sa atin? Na kapag ka hindi po natin kauri, kawangis sa paniniwala ang nagsasalita sa harapan o sa publiko, titirahin nyo na kagad ng mga masasakit na pananalita, pambababoy sa pagkatao nito, pagmumura at higit sa lahat, pagbabanta, paghahangad na mamatay yung tao. Ilagay nyo ngayon yung sarili nyo sa pinagsasabihan ninyo, anong mararamdaman ninyo? Kapag kayo'y tinatakot, nakaka-receive ng death wish, nakaka-receive ng death threat, ano mararamdaman ninyo? Eh baka mga walang bayad kayo na harapin yung takot na yan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ni Atty. Libayan. Pero ine-expose niya sa harapan ng publiko, maybe, para maladlad sa harapan ng publiko kung anong uri ng pagkatao ang mga supporter nitong si Senator Rapi Tulfo, dahil ganun din yung sinusuportahan nilang si Senator Rapi Tulfo. Pero kung ako tatakutin ninyo, matagal nang wala sa akin ng takot. Dekada nang gusto kong mamatay. Ngayon pa kaya? Di ba? Kaya sa mga tagahanga ni Bantag, ni Tebes, o ngayon, maaari sa tagahanga ni Senator Rapi Tulfo, dahil parang lumalabas na kinakampiyan ko si Atty. Libayan, eh kung tatakutin nyo lang ako, hindi kayo magtatagumpay. I-execute nyo yan. Patayin nyo ako. Ganun lang kasimple yun. Pero siguraduhin ninyo na kapag ka ginawa nyo yan, tutumba ako. Otherwise, kayo tutumba sa akin. No? In short, huwag kayong mananakot. Magpabanta-banta pa kayo, huwag nyo nang gawin. Ang pagbabanta hindi ginagawa, tinototoo yan. Mga anak ng teteng kayo. Ganyan ba ang gusto ninyong uri ng tao na nanunungkulan sa ating gobyerno? Ang naghahangad ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Kung may problema kayo kay Atty. Libayan, labanan nyo ng patas. Magkomento kayo doon sa issue, hindi doon sa tao. Ano ba ang issue ni Atty. Libayan kay Senator Rapi Tulfo? Yung kanyang mga pananalita sa Senado, yung kanyang pag-grandstanding sa Senado, tinira ba ang pagkatao ni Senator Rapi Tulfo doon? Parang hindi naman, ah. Tapos titirahin nyo yung pagkatao nitong si Atty. Libayan. Nakakatulong na kayo niyan sa tingin nyo. Walang problema sa pagiging panatiko, kasi ako, panatiko ako ni Pangulong Bongbong Marcos, eh. Pero ilalagay ninyo yung sarili nyo sa tama. Pag kayo ba gumawa ng kasalanan sa batas, sa tingin ninyo, tutulungan kayo nitong si Rapi Tulfo? Itagaan nyo sa bato yan, hindi kayo tutulungan ni Rapi Tulfo. Pag gumawa kayo ng mali sa batas. Bakit ko nasasabi yan? Hindi naman lahat kasi tinutulungan ni Rapi Tulfo. Maraming mga lumalapit kay Rapi Tulfo na hindi natulungan ito. Dahil hindi viral yung issue. Dahil maaaring ang nasa likod, malaking tao. Isang halimbawa dyan ang kapatid ko. Nung inaagrabyado ng isang hindi ko napapangalan ng real estate, ang kapatid ko, kasi nakakomisyon po ito sa pagbebenta ng lupa, hindi binibigay yung komisyon. Inilapit ng kapatid ko sa kanyang programa ang punto na yon. Ano ginawa ng Rapi Tulfo in action? Hindi pinansin ng kapatid ko. Kasi bakit? Malaking tao yung nasa likod. At hindi viral ang issue. Kaya nasasabi ko na hindi kayo tutulungan itong si Rapi Tulfo. More so kung mali ang ginagawa ninyo. Dahil lamang sa pag-iidolo nyo dito sa tao, pagbabantaan nyo itong si Senator, si Atty. Libayan, or even ako,
Huwag ganoon. Ha? Dito, sa pagkakataong ito, kinakampihan kong muli si Atty. Libayan. Simple lang naman ang rason. Huwag kayong magbabanta sa tao. Mali yan. Labag yan sa batas. Hindi kinakailangan maging isang abogado para malaman mo ang pagbabanta sa kapwa mo paglabag sa batas. Katangahan ng isang tao kapag ka hindi mo alam na ang pagbabanta mo sa kapwa mo ay hindi paglabag sa batas. Tanga ka pag hindi mo alam yan. Ngayon, nagsasalita kayo ng mga masasakit na pananalita sa isang tao. Minumura nyo ito, hinahamak nyo ang pagkatao nito, maunawaan ko na maaaring hindi nyo alam na paglabag yan sa batas. Kasi hindi nyo alam yung batas eh. Pero alam nyo ba na kapag ka kayo'y nakakapagsalita sa isang tao na nakakaanoy dito, pwede kayong idemanda pa rin ng tao? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba na merong unjust vexation? Ang essence ng unjust vexation, naaanoy ako sa iyo. Sa madaling salita, nabubwisit ako sa ginagawa mo sa akin, sa mga sinasabi mo sa akin, idedemanda kita. Baka pag nademanda kayo, ikot ang mga tumbong ninyo. Lalong-lalo na wala naman kayong kakayahang kumuha ng abogadong magtatanggol sa inyo. Kasi bakit natin sinasabi na wala kayong kakayahang kumuha ng abogado na magtatanggol sa inyo? Karamihan sa mga tagahanga ni Senator Rapi Tulfo, katulad nating mga mahihirap. Napansin nyo ba yon? Sa 26 million o 23 million na bumoto dito kay Senator Rapi Tulfo, 90% dyan mga mahihirap na katulad natin. Walang kakayahang kumuha ng abogado. Buti sana kung katulad ko kayo na mayabang. Ako, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko kahit wala akong abogado. Nagtuturo ako ng criminal law and jurisprudence. Eh kayo, salita kayo ng salita ng mga pagbabanta sa mga taong kinaiinisan ninyo dahil pinagtatanggol nyo itong si Senator Rapi Tulfo. Kaya nyo bang ipagtanggol ang sarili nyo sa korte pag dinimanda kayo? Idedemanda kayo ng tao sa lugar kung saan nakatira ito, tapos kayo'y taga Mindanao, kayo'y taga Bisaya, eh itong tinatakot ninyo, taga Taguig lamang, si Atty. Libayan, sa tingin nyo, saan kayo pupunta? Sa lugar ninyo? Sa Bisaya o sa Mindanao? Pag kayo'y dinimanda sa Taguig kayo pupunta. Tingnan nyo yung abala noon sa buhay ninyo. Inuulit ko, walang masama sa pagtatanggol sa hinahangaan natin. Ako, panatiko din ako. Panatiko ako ni Pangulong Bongbong Marcos, pero inilalagay ko ang sarili ko sa tama. Kailanman sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, wala akong inagrabyado, except ang isang tao. Sino yon? Si Maharlika. Kasi tinawag kong puta si Maharlika. Pero meron akong purpose, bakit ko siya tinasabihan ng puta? Paglabag yon sa batas. Alam ko ginagawa ko. Eh kayo, alam nyo bang ginagawa ninyo? Sampahan kayo ng kaso, inuulit ko, pupunta kayo sa Taguig. Taga Visayas, taga Mindanao kayo. Tatawanan yun, walang problema, kaso-kaso lang. Pag nalabasan kayo ng warrant of arrest, ewan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Pero inyo, dahil wala kayong kakayahang ipagtanggol ang inyong sarili, wala kayong kakayahang pumunta sa Taguig City Prosecutor's Office, malalabasan kayo ngayon ng warrant of arrest kasi hindi kayo umattend doon sa pagpapatawag ng preliminary investigation ng Prosecutor's Office ng Taguig. May warrant of arrest kayo ngayon na issue ng korte. In-execute na yun ang local police station sa inyo. Inuli kayo, i-deliver kayo ngayon dito sa City of Taguig kasi dito yung inyong kaso. Tingnan nyo abala na gagawin sa inyo noon, doon din kayo magpapiyansa. Kaya isip-isip kayo sa pagtatanggol sa iniidolo ninyo. Walang problema sa pagtatanggol, gawin nyo ito ng tama. Labanan nyo ng argumento si Atty. Libayan. Huwag nyo siyang pagbantaan. Hindi ako nag-agree sa lahat ng pagkakataon kay Atty. Libayan.
The latest of which, yung debate nila nitong si Fiscal EJ. Di ba? Particular yung reckless driving. Nagsalita ako doon. Pinahayag ko yung aking pagtutol sa mga pahayag ni Atty. Libayan. Pero issue ang pinag-usapan doon. Hindi ko inatake si Atty. Libayan sa kanyang pagkatao. Bakit nyo dinahamakin yung tao porkit ganito, ganyan? Doon lang kayo sa issue mag-dwell. Hindi doon sa pagkatao ng tao higit sa lahat. Huwag nyong pagbabantaan yung tao. So, I hope na iparating ko sa inyo yung dapat nating matutunan dito. Remember, ha, mga kritiko nitong si Atty. Libayan, hindi ko kayo tinatakot. Malakas ang puwersa ni Senator Rapitulfo given yan. Pero ang tanong, tutulungan ba kayo ni Senator Rapitulfo pag nagkakaso kayo? Abogado ang tinitira ninyo. Abogado ang pinagbabantaan ninyo. Ang dali lang gumawa ng complaint affidavit. Isang criminologist na lang kayang-kayang gumawa ng complaint affidavit. Abogado pa kaya? Magkano lang ang gagastusin sa pagpapile ng complaint sa prosecutor's office? Photocopy. Ipapapotocopy mo lang yung complaint affidavit mo. At tingin ko, pagka grave threat, wala namang filing fee. Oh, nakukuha ninyo? Kaya sige lang, kung ayaw ninyong maniwala, pagbantaan nyo lang ng pagbantaan yan si Atty. Libayan at gawin nyo sa Facebook, gawin nyo rito sa YouTube. Bakit nyo ginagawa yan dyan? Para maging bida kayo sa harapan marahil ni Senator Rapitulfo. O kaya para i-express ninyo yung saloobin nyo. Pero ang hindi nyo naiisip, the moment na gumamit kayo ng social media sa inyong mga pagbabanta, the penalty of which will become higher. Halimbawa, ang pagkakakulong ng grave threat ay 6 na buwan lamang. Eh dahil ginamit nyo ito using social media, eh related na ngayon yan sa cybercrime. 1 degree higher. Kung 6 na buwan, magiging 6 na taon. Pero inyo, nagtatanggol lamang kayo dun sa idolo ninyo, makukulong kayo ng 6 na taon? Isip-isip kayo, mga tulpunatiks. Walang problema sa pakikipagdiskurso. Inuulit-ulit natin yan. Pero doon kayo manatili sa issue, hindi doon sa tao. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.